Mga kalingap, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Yung welcome back po sa ating official YouTube channel. So ito naman po ulit tayo mga kalingap. At bago po tayo magpatuloy, huwag po natin kalimutan ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang and Ate Edna Vlog, and siyempre si Kalingap Rob. So siyempre huwag niyo po din kalimutan ang aking official YouTube channel, Kaprom the Vlog, at siyempre yung kasama po natin, si Jello Mags TV. So ito mga kalingap, muli po natin papasyalan, yung katulad po ng pangako ko dun sa anak ni Donna, na bibigyan ko po ng gatas para po dun sa anak niya. So yung mga kalingap, ang pakiusap ko lang po sana, isipin na lang po natin mga kalingap yung sa anak po ni Donna. Huwag na po tayo mag-isip ng ano, Pilipino po tayo mga kapwa po, Pilipino tayo. At agree naman po ako dun sa yung sinasabi po ng iba, na ang kasalanan po ng isa ay di po pwede maging kasalanan ng isa pa. So sa tingin ko naman po, ito si Donna ay hindi naman po katulad po ang sinabi niya, na magkapatid nga sila pero hindi naman po sila magkapareho ng ugali. So sana po mga kalingap ay isipin na lang po natin yung para po na lang sa bata. Kaya yun lang po ang pakiusap ko sa inyo, na kaya po nandito kami para tulungan lang po yung anak niya, yung bunso. Dadalang ko lang po ng gatas nang wala pong kahit na anong issue mga kalingap. At sana wag na po natin idikit yung pangalan ni Donna ay ni Mylene doon po sa kay sa Donna, yung kapatid po niya. So ito po si Tol Jello, tingnan po natin ang kaunting pong minsan. Yeah, guys, sabi nga ni Kalinga Prab, kung tulong-tulong lang po, wag na natin na haluan ng mga negatibo. Basta yung pagtulong po natin ay galing po sa ating kinabuturan ng ating puso, no? Kinabuturan ng ating puso, yung talagang bigay. Wag na natin halungkatin yung mga nakaraan. Basta i-focus na lang po natin sa bata, kasi kita nyo naman yung kalagayan ng buhay nila. Eh mahirap naman talaga sila, hindi naman sila umaasa kaya kaya na Mylene. Kaya wag i-chapwera na natin yung issue kay Mylene. Dito na lang po tayo mag-focus sa bata, kasi mahirap naman din ang buhay nila. Kasi tol, ako naranasan ko rin yan tol, yung di ba yung magbubuhangin. Oo. Dati nagbabuhangin ako pag sumisisid ka, ngayon pag ang hirap tol, pag nakuha mo konti lang. Tapos lalo na kung may baha, ang pinakakita ko dyan dati tol sa isang linggo, umaabot lang ng 200 plus. Dati? Sa isang linggo? Ay paano kung bumaha tol? Wala silang ibang pagkakita. Oo. Kasi yun lang, mag-extra sila siguro. Alam mo ang extra ngayon, may swerte na yung makatatlong araw ka na sunod-sunod. Ganon yung asawa ni Donna tol? Kaya tol, pakiusap ko lang sana sa mga viewers natin. Na sana wag nang idawit talaga si ano. Kumbaga sa bata na lang tayo mag-focus. Sa kay Donna o ano man, kahit sino man sa tinutulungan namin na mga kapatid ni Mylene, itsupera na natin po yung about kay Mylene. Wag na natin idamay sa yung mga kapatid. Wag niyo namang pag-isipan na tinuturuan namin silang maging tamad. Nakikita naman po natin yung sitwasyon nila. Talagang ginagawa naman po nila yung best nila para makahanap buhay para sa kanilang pamilya. Pero talagang kapos po talaga sila. Tama ka tol yan. Kaya ang isipin na lang po natin, tumulong tayo at para lang po sa bata. So, kasi alam nyo naman, sinabi ni Kalinga Prab, huwag nang haluan ng mga nakaraan. Basta tulong-tulong na lang po. Yun lang po ang may papayo ko po guys. Sana maintindihan nyo po kami. Opo. Yung nga po rin pinapakiusap ko sa mga mahal natin viewers tol Jello, na sana nga itong pagpunta po namin itong muli, isipin na lang po natin yung bata na lang po. May dala nga po ako dyan, sa katunayan po magdala po ako ng gatas para po dun sa bata, na kahit papaano po ay makabawas po sa kanilang gastusin. Na siyempre yung ibibili nila ng gatas sa ngayong araw na to, siguro maabuti niya ng mga 4 days pwede na nila ibili sa ng, bigas. Opo. Di malaking tulong po nagawa natin. Basta pakiusap po natin, tulong na lang po tayo dito para na lang po sa bata. Punta natin isipin ng mga ipapa. So tara tol, samama mo, punta na tayo. So mga kalingap, marami salamat po sa inyo sa pangunawa. At alam ko naman po na pare-pareho tayong Pilipino na may mga pusong mamon din po, na tinatawag natin na pagdating po sa pagtulong ay hindi naman po kayo magdadalawang isip. Kaya yun po ang inaasahan namin. Kaya samahan niyo po kami na tunghayan pong muli at makausap si Donna. Mga kalingap, nandito na po tayo sa bahay po ni Donna. Yun po, tingnan po natin yung kanyang bahay. At sigurado naman po na talagang kailangan po talaga ni Donna ng tulong mula po sa atin na nagmamagandang loob. At tulad po na sinabi namin muli ni Tol Jello, para na lang po sa bata. At papakita ko rin po sa inyo mga kalingap yung pinagkakitaan po ng kanyang pamilya. Ito pong buhangin na to ay nagmula po doon sa kabilang ilog, doon po nila kinukuha at sinisisid lang po yan. Kaya sobrang ano po yan, sinasako-sako hanggang sa
may kukuha po niyang per kubik. Talagang sobrang tiyaga lang po. Ang problema po nito kasi pag malakas po ang tubig at baha, katulad po dito sa Camarines Norte, napakalakas po ng alon at napakalakas ng ulan. Minsan po, wala po talaga silang pinagkukunan ng pinagkakakitaan. So sobrang hirap din po ng kalagayan nila doon, na kaya sana po ay maintindihan yung mga kalingap. Naiwasan na po natin yung mga issue about po doon sa kapatid niya. At alam naman po natin, alam ko rin nararamdaman ko na hindi po siya ganun. So tara po mga kalingap, puntahan na po natin siya sa loob. Meron po akong dala dito mga kalingap. Ito po yung pangako ko dun sa kapatid, sa baby niya. Dadalan po natin ng lactum. Ito po ay para sa 8 months old na baby niya. Ang po yung lactum. So tara dyan mga kalingap, dalain po natin. Ito na, magandang hapon. Magandang hapon. Oh, padilim na. Yan. Wala bang ilaw yan? Wala po. Ah, sige. Madilim po talaga dito. Ah, magandang hapon sa'yo. Kumusta na? Nice lang po. Yun nga, kaya ako naparito. Di ba yung katulad ng pangako ko, lactum para sa baby mo. Salamat diba? Po. Yan. Ito naman ay para sa baby mo. Yung pagpunta ko dito, para dito kay baby. Ano ang pangalan yan? Jaywell po. Hi, yan, Jaywell. Hello, Jaywell. Alam mo pa ako, Jaywell? Jaywell. Hello. Maghahanda tayo na. Merong gatas dala si, ano, si Tito. Tito Jay at si Tito Jello. Hello. Yan. Ito may gatas Teka, pakita nga natin kasi baka hindi niya ano. May gatas. May gatas si baby. Yeah, oh, baby. Tingnan mo. Oh. Wow. Ito gatas mo. Gatas for baby. Ito gatas mo. Wow, ano sabihin mo? Ay, nag-thank you tol. Thank you. Oh, thank you daw. Ano, thank you? Thank you. Thank you. Ha? Ah? Bukang maiyak na tol. Mainit. Ay ano, Dona, kwentuhan muna tayo. Kumusta naman yung buhay nyo ngayong mga hapon? Ayos naman. Nasaan si mister? Nag-extra pong trabaho. Saan nag-extra? Sa ano po, sa may kalibi. Habibi tala. Saan nyo? Di ba nakaraan nagpunta ko dito ng extra? Opo. Tapos ngayon, hindi pa rin natatapos yung extra na rin. Abida na siya doon, sigurado. Hindi ko matatapos na ako. Matatapos na, no? Ano ang ginagawa mo? Naglilinis? Nung nakaraan, naglalaba ka ngayon, naglilinis mo na pa kasi pag naman yung doon. So yun doon, na bumalik nga kami dito kahit na, alam mo na, maraming ano, pero para sa baby mo, ano, kumain na kayo? Hindi pa po. Yung ngayong gabi, wala pa, ano? Anong ulam yung pinaplano mo lutuin ngayon? Hanap pa pong gulayin. Yan, gulayin. Ano? Ay, si ano nga pala? Tinatanong ni Tol Jello. Tol, hindi nga nakontak siya. Hindi na may makontak si Annalyn. Si Annalyn. Hindi niya po makontak? Ang tawag po sa akin ng ano? Ay, kunin mo na kaya Tol yung number. Baka nagpalit na siya. Palit? Sige daw. Tatawagan niyo po ngayon? O, sige daw. Para makausap ni Tol Jello. Wala po yan. Ikaw po ang matawag. Ay, ikaw ang matawag. Sa cellphone ko. Tawag ito. Anong tawag ito? Sombrero, no? Sa dolly po yan. Yan, sa dolly. Ah, pag nag-do, ano kayo? Ay, ano? Ako pa lang tatawag. Dona, paki-explain mo naman sa mga mahal nating viewers na, di ba, kasi magkapatid nga kayo ni ganito ano naman. Ipainawa mo sa kanila na alam ko naman, nararamdaman ko na hindi ka ganun, di ba? So, pwede bang bigyan mo sila ng konting paliwanag? Para kahit pa paano. Kung yun ang, ano, kung yun ang sinasabi ng ibang tao. Mukha lang naman na parang po tayo magagawa na kung yun ang iniisip po, baga. Siyempre, normal naman kasi kapatid ka. Ano, naintindihan mo naman sila? Oo, bakit ka nag-iwan? Naintindihan ko naman po. At ganun nga po yung ginawa. Wala na! Ganun po tayo magagawa kung ganun ang iniisip. Pero kahit ikaw minsan dati, parang naiinis ka din na bakit ganun ginawa niya, di ba? So, sayang nga ano yung pagkakataon na binigay sa kanya. Dami kung sa iba-iba yun, tatanggapin na yun. Kaya, sa iba-iba baga. Saka ano, papahalagahan. So ano bang yung pangako mo sa mga viewers natin at na may pa, ano na hindi ka talaga tulad nun? Pwede mong bigyan sila. Hindi naman po pare-pares na magkakapatid. Ay, ma-out na lang ako. Hindi naman po pare-pares pag mga ganun nga niya ang ginagawa. Sana naman po, hindi niyo po ako ipareha sa kanila. Kasi ang hirap po baga maghusga ng hindi niyo naman po lubusang kilala. Tama. Ang hirap naman po husga na ay ganyan yan. Hindi naman yan dapat natulungan. Kasi ano, kapatid dyan ni ganito, ni ganyan. At isa pa daw, bata ka pa. Ang isa pa po,
Siyempre po, mahirap po ang manghusga ng tao na hindi mo naman lubusang kilala po baga. Tama, tama. Ang ibang tao, ay ganyan yan, di naman maano yan. Kasi pareho lang parehas kapatid, lang naman yan, oh. Kasi magkakapatid. Hindi naman po dapat ganun. Oh, sa akin, agree naman ako dyan kasi nga, di ba? Kami ng kapatid ko, hindi rin naman kami magkakapareho. Ang isip ng isang kapatid, hindi pwedeng ipareho sa isang kapatid din. Siya po. So, kaya agree naman ako dyan. So ang sabi pa nila na bata pa daw kayo at mayroon pa kayong pwedeng may mga trabaho. Sa ngayon ba? Ano ba yung tinapos mo talaga, Donna? Ano lang po ako, elementary lang po. Elementary. So ano yung mga pinakamalaki mong trabaho noong nakaraan? Sa bahay po. Ah, parang kasambahay. Katulong. Kasambahay. Saan ka naging kasambahay dati? Doon po sa nag-alaga din akong baby, ganyan din po. Ah, dito katulong sa anak mo. So maliban sa pagiging kasambahay, ano pa po ba yung maaaring pang ibang alam mo po na pwede niyong pagkakitaan ganun? Dating pinagkakitaan mo rather. Ay nagtitinda po kami ng ng pakusuman, tabagwang, ganyan. Ayun lang talaga yung pagiging kasambahay kasi nga 'di ba yung tinapos mo is di ka nakagraduate ng high school ay ng grade elementary. Pero nakagraduate ka naman elementary. Opo. Di maganda naman. Sa high school di ka na nakatungtong. Hindi na po at tula ng pampaaral ang mga magulang ko. Sa hirap ng buhay talaga. So, ayun po mga kalingap. Yun po talaga yung... Sa ngayon, ang sabi nga nila, kung gusto mo daw talaga na makatulong sa pamilya mo, mag-ano ka daw. Baga, pwede ka daw gumawa ng diskarte para... Ano bang sa tingin mo ang naiisip mo na paraan para makatulong ka sa asawa mo? Gusto ko po mag-ano, tinda. Ganyan. Tinda. So, paano ka na makakatinda kung... May baby nga po. May baby. Dahil po naalaga dyan si mama. Tapos puhunan, syempre, no? Puhunan. Kung sakali na di ba, hindi naman natin nagkaroon ka ng puhunan. Ano ba yung negosyo o pagtitinda na gusto mo? Di po sa ibibigay. Hindi. Kasi, kung ano ba yung naisip mo na yung madali para sa'yo? Kaano po, maruya, ganyan, tapos turo. Tapos mga palapalamig, palapalamig. Maano po kasi mabinta. Ganon po kasi yung dati kong trabaho po, bagay sa may labasan. Hanggang extra ko, tapos nagpapalamig po. Kasi sabi pa nila na pag nagkaroon ka na doon ng maraming tulong, baka daw nga ganun, diba? Pero narinig naman na natin po yung sabi ni Donna. Wala na po tayo magagawa kung ganun. Na hindi po talaga lahat na magkakapatid na nun. Agree naman ako doon. So, magkano ang puhunan, Donna, sa pagtitinda ng maruya? Ay, hindi ko po... Alam mo, ayoko po mag... Hindi, sa tingin mo, sa sarili mong karanasan, di ba dati sabi mo nagtitinda ka niyo? Ano po, na lang namin yung... Ay, may amo ka dati? Ay, may amo ka pala dati. So, magkano kinikita mo dati doon? 150 po ang isang araw. Isang araw. Eh, di malakas din yung yan. Opo. Nabinta po sila ng... Minsan po, pag naubos po yung lumpia wrapper, 2,000. Minsan, 1,000. Ganyan. Pag hindi po, pagkalahati lang po. Tapos nakalingkin po baga. Itong kalingkin. Kung sakali na magkakaroon ka ng puhunan, saan mo balak magtinda talaga? Kung sakali. Ang gusto ko po, sa may labas po at mabinta po talaga sa labas. Wait, pwede ka naman siguro magpuesto-puesto doon ng kahit aralam may isa lang. Opo, pwede pong kausapin si Kapitan. Kasi po si Kapitan po ang nag-aano din ay. Kung kausapin mo kaya, pero tingin mo kaya mo kung tatlo lang kayo itong di ba? Tatlo lang kayo naiiwan dito. Yan anak, panganay mo sa kahit isa. So kakayanin mo kaya? Opo, kaya ko po 'yun kahit ako mag-isa. Ako nga ni po. Sanay ka naman sa hirap ay siyempre. So pag napalago mo di mas maganda Siya po. So kailan mo pa plano magsimula? Kaya na pong bahala. Ayaw ko na nga po para masabi po yun, nag-aabuso na. Hindi nga, kung sakali man, kahit anong oras, kahit anong araw, pwede ka magsimula. So siguro, yung pagmamaruya, 1,000, maganda na yun. Hindi ko po alam. Sa bagay, bibili ka pa ng kawali, o mga 2,000. No? Hindi, ganito ang gawin mo doon. Ano po kasi, di po pwede ang kahoy doon. Uling na po ang ginagawa. Ganito ang gawin mo doon, mag-inquire ka muna kay Kapitan. Opo. Tapos, kailan ka ta pwedeng balikan? Bahala po kayo, nandito naman po ako lagi. Hindi, ibig sabihin, paano mo namin malalaman na kailan mo pupunta? Napunta po dyan si Kapitan paglilinggo.
O di Linggo, anong araw ba ngayon? Merkulis. So sa Lunes, babalikan kita. Para malaman natin kung anong sabi ni Kapitan do about dun sa pinag-usapan nyo. Na magpapaalam ka, diba, na magpupwesto ka dun. Sa puhunan, kahit diskartehan ko na kung sakali. Ako naninindigan sa'yo na, ako alam mo doon, naninindigan din ako na kahit maraming galit sa'yo kasi nga dahil ano ka nga ni ganito. Ako gusto ko lang din talaga makatulong. Kasi sabi nga ni Kalinga Prab, kung nasa puso mo pagtulong, hindi mo isipin yung mga naninira. Kaya ikaw, Donna, kung sakali may dumating sa'yo na tulong na katulad nito, sana pahalaga mo, ha? Bigyan talaga mo ng, kung papahalagahan ko kasi yung ibang ano, di naman natutulungan katulad nung sa kanila. Ay. At kung sakali, Donna, na umasenso ka, anong unang gagawin mo? Ay, tatutulungan ko po ang papa. Si-share mo. Si-share mo sa kapatid mo rin, ano? So, pwede ka bang mangako, ano, kung sakali? Pag nag asenso ano talaga. Opo. Tutulungan ko po yung mga kapatid ko, tapos si Papa, at wala pong pambiling gamot, minsan. Ay, sa Papa mo, ano? Opo. Kailan ba pupunta dito sila? Po yun. Pumupunta ba sila dito? Pumupunta po dito si Papa, baka po 22 nandito po yun. Itong 22? Opo. Sige, ano na lang, yung sa akin lang naman eh, gusto ko lang makatulong kay Bibi. Ayun, pinagawa na naman ni Jello. Pinababalik ko po yun ang 22 ka. Papaanohan ko nga po, papacheck upan ko nga po. Yan. So sana lang ano, Donna, yung napag-usapan natin is ano lang, hindi kasi sinasabi din nila na sa umpisa iyak-iyak, pero hindi naman pala totoo. 'Di ba? Kaya pero alam ko naman, Donna, nararamdaman ko naman na totoo ko. Pero tayo, Donna. Wala po tayo magagawa kung yung sinasabi nila. Basta na-explain ko naman na sa kanila na ang pagtulong na ginagawa ko sa iyo ngayon is para dito kay Baby. Diba? Gusto ko na nga pong maasikaso yung restro niyan. Ayoko naman. Sabi daw po sa amin, kung may 6,000 daw po. Di, ano may nagsabi? 2 to 3,000. Oh, kasi tinanong ko na rin eh. 2,000 to 3,000. Ang pagpapalit ng sa middle po. Initial. Ay, sa middle. Sa gender. Hindi, middle. Saka yung gender. Gender lang po ang papalitan. Kaya nga, kung alin sa dalawa, middle or gender, 2 to 3,000 lang. 2,000 hanggang 3,000. Hinihingi po kasi sa amin sa munisipyo 6,000. Wala, yun ang natanong ko sa ano. Pero mas maganda kung ma-confirm po na, sasamahan ko kayo. Opo. Huwag kang mag-alala doon para mabinyagan na to si Baby. Malaki po yan ay ganyan. Pero malusog siya, no? Ang dami naka-ano, lusog daw eh. Ano bang ang pinapatira mo dyan, am? Hindi po, ganyan po. Talagang ginagawa din ang paraan ni Papa niya, no? Pero sa ngayon, wala na ba, mayroon pa ba siyang gatas dyan? Sige daw, ipakita mo daw sa akin. Ay, tingnan nyo naman po mga kalingap yung lagay ng gatas. Ano na po. Tingnan nyo naman po, oh. Grabe. Wala. Totoo lang po naman yung ano ni Donna. Kaya sakto po at nabilhan po natin itong isang lata na ito. Wala na po siyang gatas. Salamat po, salamat. Ay! Ay! May dahoy. Ay, may gatas na si Baby. Ay! Apir. Kago po guwapo ng bata na yan, oh. Basta doon na, natutulungan kita na maayos yung sana pagdasal mo na maging maganda yung pagtatanong ko doon sa munisipyo. Para maasikaso natin yan si Baby. At gagawin namin yan ito, Jero, para kay Baby. Ano? Basta ang sabi ko lang sa'yo doon na, magpakatotoo ka lang. Totoo ka sa sinasabi mo. Totoo ka sa sinasabi mo. Walang halong kaplastikan. Wala naman pong mapapala tayo kundi tayo magpapakatotong. Tama. Kasi tingnan mo naman ang estado ng buhay nyo. Talagang deserve nyo rin talaga. Pero ang sabi pa nga ng iba, bata ka pa, marami ka pa daw. Kaso nga, mga kalingap, sa estado naman po ng kanyang pinag-aralan, mahihirapan po siya na matanggap sa kahit na anumang trabaho. Opo. Kasi ngayon, ang pinakahinahanap ngayon sa trabaho is yung mga graduate po. Graduate, mga diploma, di ba, Tol? Opo. Napakahirap talaga, Tol. Kasi, Tol, ano? Anong isang mensahe pa, Tol, para kay Donna? Kapag masasabi ko lang sa'yo, Donna, magsikap ka para wala pong masabi yung mga viewers po natin. Ipakita mo sa kanila na nagpupursigi ka para sa pamilya mo, para ikayod yung anak mo. Kasi marami pong mga basher po, o kaya mga haka-haka sa mga social media na tinuturoan daw namin ikaw na maging tamad. Dahil ang lakas-lakas mo pa raw, ngayon tinutulungan na namin ikaw.
Kaya ipakita mo sa kanila na hindi ka ganun. Yan, tama yung sinabi ni Tuljelo. Ha? Sana makaasa kami dyan, ha? Kasi pag ganun ang nakikita namin sa iyo, makaasa ka rin ng tulong namin. Oh. Kami ni Tuljelo, kung ganun ang nakikita namin sa iyo, huwag kang mag-alala. Tutuloy-tuloy namin ang tulong namin sa iyo. Basta ipakita mo lang sa amin, nakakaiba ka talaga, hindi ka kapareho. Diba? Siyempre, gusto ko rin, malay mo, maging ninong kami nito. Oh. Diba? Bibinyagan po yan pag ayusin natin yung birth certificate mo, ha? Asikasuhin natin. At mahanda tayo ng ano, 1 kilong sardinas. No? Sige, ano, Donna, hindi na rin kami magtatagal kasi hinatid ko lang talaga itong, ano, kasi may pupuntahan pa kami. Maraming salamat muli sa pagpapatuloy mo sa amin sa iyong tahanan. Na. At nakarating ano, po. Isang mensahe pa. Katulad ito, nagkaroon ka na ng gatas ngayon, makakabawas to sa kumbaga, yung bibili mo ngayon ng gatas is para na lang sa bigas nyo, di ba? Opo. Ayun. Tingnan nyo naman po talaga yung gatas na natira. So, isang mensahe lang daw na para sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa gatas. Di na po bibiling yan. Salamat po sa inyo. Kailan pa po? Umuwi ba dito yung asawa mong gabi-gabi? Ano po? Umuwi po alas 5. 5:30. So, ngandito lang daw na, maraming salamat sa iyo. At syempre kay baby. Kaya napakalusog. Mabalikan ka namin, ha, Donna, sa yung sa usapan natin na paalam ko kay Kapitan, ha. Sige. Salamat, ha. Salamat. Happy maraming ulit. Salamat din po. Salamat. God bless. Iwi na rin kami kasi may pupuntahan pa kami. Salamat po. Sige. Walang anuman. So, yun po mga kalingap. At nakausap na natin noon naman si Donna. So, sana po tigilan. Hindi naman po tigilan. Kumbaga, ibahin na po natin yung ating mga isipan na ang lahat ng magkakapatid ay hindi po magkakapareho ng ugali. So, nangako naman po si Donna na hindi naman po siya ganun talaga at nararamdaman ko naman po sa the way na nagsasalita siya mga kalingap. So, hanggang dito lang po. Marami pong salamat. Keep safe everyone po and God bless us all. At huwag po natin kalimutan, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at siyempre yung ate pong kasama si Jello Mags TV. Ayan, huwag po natin kalimutan. At lahat po ng mga Kalingap partners na patuloy po na tumutulong sa mga kapwa natin mahirap. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi po nag-skip ng ads, mga silent viewers, yan, thank you so much po. So, hindi lang po, bye-bye po. Spread love lang po. Love lang. Yan, thank you so much. Bye-bye po, mga Kalingap.